You know how to open your oranges now? Is it sweet? Your nose is bleeding. Breakfast na mga bata. Mamaya na yung iba, Yakult tsaka prutas muna. Morning. Say good morning, my guys. Good morning, Pat. Nosebleed siya. Good morning, Chico. This one is yours. Mommy already helped. Mommy, you got smiley face. I'm laughing. Right? Can I try? Can I have one? Can I have one? Thank you. Mom. Mom, look, I'm sad. I'm so sad, Mom. Very sweet. You like it, Chico? You like it? Mom, wait, let me show you something. It's okay. Remove. What's that? It's your eye. Ah, you have an orange eye. Orange eye. Okay, finish up na. Mom, look. Orange eye. Finish up, shower, and we go. Oranges? Yeah. And robot on the feet. Be.
Lang mi. Ay, magsakay lang mi. Dali lang mi. Wow, chico. You missed your sandbox? They were asking me to get a sand from the people's home. The one they're building. You go inside. Wow. Yay! Salamat. Salamat. Where's mine? There's only one, anak. Why? They gave us only one. You share, okay? Can we go inside na so you can watch your Hot Wheels? Let's race. Let's race. I-drop ko muna sila dito sa kabilang bahay kasi meron pa kami natitirang gamit. So habang natatrabaho ako ngayong araw, si Auntie ay magpa-finalize ng mga kailangan naming bit-bitin para malinis na at mapinturahan na ulit itong bahay. Hello guys! Good morning! Ay, naku, nag-chika ako sa inyo kahapon about sa, may nagtanong kasi, may nag-comment about dun sa magkano ba daw ang kailangan para mag-start up ng hardware na negosyo. Kasi nga, nakapag-upload ako na yung kapatid ko nagsimula ng hardware. I'm not talking about a big hardware, guys. Maliit lang to, pero at least a business is a business. A negosyo is a negosyo. And whatever size it is, it's good. So, meron nakapagtanong kung pwede ko ba daw i-share kung magkano yung kailangan na kapital. Tamang-tama, dahil ngayon, papunta ako sa tindahan ng aking kapatid na merong hardware. Noong nakita ninyo na share ko sa last natin ng mga episode. Dahil dadaling ko sa kanya yung aking washing machine na nasa likod. Kasi para, wala daw siyang washing machine, guys. So, kailangan nating i-donate para sa kanya itong ating washing machine para magamit naman niya at hindi masayang. So ngayon chichikahin natin siya at chichikahan ko kayo kung ano nga ba ang kailangan niyong i-prepare kapag nagbubukas kayo ng maliit na hardware business. Ayan. At time check natin, 8:43 ng umaga. At ang aga namin ngayon, nakita niyo naman din, rap ko muna si Auntie Christine at ang mga bata sa luma naming tinirhan. Sa bahay ng aking kapatid para makapaglinis, makapag-final doon kung ano na yung mga huli naming hahakutin. Ayan. So samahan niyo ako guys ngayong araw sa ating kwento-kwentong negosyo na naman at kwento-kwentong salapi. Para naman meron din tayong ma-share sa inyo na any valuable facts. Ayan. So let's go! Asa na ba yung tindahan ng aking kapatid? Once again, itong hardware na kapatid ko guys, ang pangalan ay Lucky 8 Hardware at ito ay located dito sa Crisostomo, Kalumpang. So sa mga taga-Kalumpang guys, pag gumagawa kayo ng bahay ninyo or wala pa kayong bahay, please magpagawa na kayo at dito kayo bumili ng gamit sa Lucky 8 Hardware. Kapilitan madam. Ayan, let's go, malapit na tayo. Madaming mga nakatira na dito guys sa Crisostomo. Ang mga fans tayo dyan sa Crisostomo, hello, maraming salamat sa inyo guys. Pag nagpagawa kayo ng toilet nyo, bumili kayo dito sa Lucky 8 Hardware. Malikabok nga lang, ayun na. Ang dami ng mga nakatira dito oh. Sobrang laki na, oh wow, ang ganda na tindahan niya. John Ethan Store, shout out sa iyo. Alright, let's go sa go. Mabuti naman guys at hindi masyadong mainit. Kagabi nga hindi ako nagpa-andar ng aircon. Sabi ko nga sa kapatid ko, sa mga bata, yung mga bata lang yung importante. Pero ako hindi na ako nagpa-aircon kasi malamig naman at hindi naman ako nainitan. Hi, good morning! Ayan, so andito na tayo. Asa man? Ha? Ay! Naiiro! Ayan guys, andito na tayo ngayon sa Lucky 8 Hardware. Tingnan naman natin dito sa harap, medyo malayo para makita ng all. Ayan! Alright guys, so andito na tayo ngayon sa hardware ng aking kapatid. Pasok lang tayo. Unfortunately guys, hindi natin siya naabutan. Sobrang busy talaga ng mga business womanizer. Shi! I'm scared of the dog. Hey! Shi! So, eto na yung update ng ating, ng kanyang hardware, atin talaga. Siyempre, kasali ako guys, kapatid ako eh, mag as if tayo na atin din to. So, eto na yung kanyang hardware. Ang balita ko sa kanya, nung the other day,
sabi ng kapatid ko ay bumili daw siya ng mga bagong items. So kaya pala medyo dumami, ayan o. Tsaka meron na siya mga bagong stocks dito. Ayan, o. Ayan. So etong mga hardware na business, kapag ka nagsastart ka ng hardware, mahirap kompletuhin. Mahirap kompletuhin yung isang hardware business kasi sobrang dami. Kaya nga lagi kapag namumusta ako dito sa kapatid ko, sinasabi niya sinasabi ko sa kanya, kamusta yung benta mo? Sinasabi niya marami pa rin daw ang hinahanap, marami pa rin daw ang mga stock na wala. So sabi ng kapatid ko na si Madam Ten Gibbs, kasi may hardware din yun, sobrang hirap kompletuhin talaga ng hardware. Kahit nga yung mga malalaking hardware, madami pa rin silang mga bagay na walang stock. So okay lang, sabi ko sa kapatid ko, basta i-stock niya lang yung mga very in demand sa mga pagpapagawa ng mga building at bahay-bahay. Ayun. A few moments later. Ayan. Pasensya na kayo guys ha, may aso pala dito. Ayun o. So eto, dito sa harap banda, pinili ng kapatid ko na ilagay itong kanya mga kokonting display. Kita nyo naman yan. Pasensya na kayo guys, hindi ko alam yung mga terminologies dito sa hardware. Eto alam ko to, mga nuts and bolts. Ayan, at least yan alam natin. And then, merong mga oil doon. Then, merong mga doorknob dito na side. Then, dito naman sa harap ay yung kanyang mga kahoy. Ayan. Kahoy at saka yung mga sin. Then, mga tubo doon sa taas. Ito, ginagamit sa pagpipintura. Then, merong ganyan, mga pangbakod, mga pangnet. May pala. And dito banda sa likod, ayan naman. Uy, meron din pala siyang plastic varnish. Ito pala yung sabi niya sa akin last time na dinagdag niya daw sa stocks. So yung question na, meron ako nakitang question, Madam. Actually, hindi yun comment, nag-email talaga sa akin. Wait, check natin yung pangalan. Ito yung kanyang question. Dear Miss Princess, ayan guys. Dear Miss Princess, good day. I am one of the subscribers to your YouTube channel. You mentioned that your sister started a hardware business. May I ask as to how much the starting cash capital for this kind of business, then what we need to prepare? I am new to starting a business and thank you for whatever information you can provide. By the way, I am from Davao City, isang Cebuano. Sincerely yours, Ma'am Ofel. So shout out sa iyo, Ma'am Ofel ng Davao City. Eto mami, share ko lang sa iyo ha. May mga questions akong gusto kong itanong sa kapatid ko na may-ari nitong Lucky 8 Hardware, pero wala siya ngayon. So eto, i-share ko lang ng konti sa inyo, okay? So yung inyong kailangan for a startup of a hardware business, syempre kailangan ninyo ng space kung saan ninyo ilalagay yung inyong magiging hardware. Eto, hardware lang to na negosyo kasi tinanong sa atin ni Ma'am Ofel. So etong area ng kapatid ko, let's say lang, okay guys, let's say lang na makahanap kayo ng space ninyo na pwede ninyong rentahan from 6,000 to 10,000 pesos. So dun muna kayo magsisimula. Kailangan nyo yung bayaran. Depende sa pag-uusap ninyo ng inyong landlady. Kasi etong sa kapatid ko, kailangan naming bayaran at least tatlong buwan. So kailangan mo yung i-prepare. So maglagay lang tayo ng amount na 6,000 for example. So 6,000 times 3 months, kailangan mo ng 18,000. Yun pa lang yung sa renta mo pa lang yan. And then of course, kapag hardware yung negosyo mo, kailangan mong i-prepare yung loob na magmukhang hardware siya. Kailangan meron kang mga stante, meron ka ding mga glass cabinet katulad nito. Ayan. Kailangan meron ka ding parang napakalaking drawer ng mga kahoy. Hindi ko alam tawag mo dyan. Anong tawag mo dyan, Park? Nito. Sabi ko na sa inyo guys, organizer ng kahoy yan eh. So, kailangan nyo ng ganitong organizer, kailangan nyo magkaroon ng mga shelf, kailangan nyo magkaroon ng organizer ng mga pako, katulad nito, ayan, ayan. Kailangan nyo din lagayan ng inyong mga bakal, katulad nyan. So, kailangan nyo siyang i-prepare. So, let's say, depende yan guys, eh, kapag nagre-renovate kayo, kung sino yung mga kilala ninyo, na pwedeng tumulong, ano yung mga materials na kailangan ninyo. Pero let's put around, let's say around 20 to 50,000. Depende yan ha, hindi ko sinasabi na talagang 20,000 or 25, kasi in between, baka meron kayong idagdag na kailangan ninyo, like kahoy, yung mga accessories. So, renovation pa lang guys, kailangan mag-prepare ng 20 to 50,000. Sa maliit lang yan na space, katulad nitong sa kapatid ko.
Okay, para safe at saka organize yung kanyang mga benta-benta. Now, let's go sa stocks. Now, sa stocks naman, ay sabi ko kasi sa kapatid ko, huwag muna magsimula ng napakarami. Ayun. Kung pwede, bilhin muna yung mga bestseller, tsaka yung mga importante, yung alam niyang talagang mabibenta niya. Kasi itong kapatid ko na to, sinabi ko sa inyo before, nagkaroon na siya ng experience sa hardware dahil siya ang namahala sa hardware ng aming kapatid din na si Madam Ten Gibbs. So, hindi siya blind. Meron siyang idea. Alam niya yung mga bestseller, alam niya yung mga talagang binibili ng mga tao, alam niya yung mga presyohan. So, yung unang nilagpak na capital sa pagsisimula ng tindahan na to, ganitong size. Anong size ba to, Parks? Anong size? Two, three, four, five, seven? Or eight? Seven by five. Para siyang 7x5 meters yung laki ng tindahan ng kapatid ko. 7x5 meters. Eto lang sa loob, guys. Kailangan at least hindi bababa sa 300,000 pesos yung magiging capital mo dito. Okay? Mukha lang siyang konti, pero apakarami niyan, guys. Kasi yung isang item kailangan at least 10 or at least 5 para sigurado pag may naghanap meron. So once again, guys, at least sa ganito kalaki, 7x8 meters na pwesto, kailangan yung stocks mo dito magsisimula ng around, let's say, 200,000 kasi masyado siyang maliit eh. So, let's put it 200,000 to 300,000 pesos na kapital para makapag-set up ka at least ng mga must-have na mga items dito sa hardware, sa isang hardware na negosyo. Alright? So, itong sinabi ko sa inyo na 7x8, ito lang mismo yung kanyang main na space. Meron pa siyang extra space sa gilid nito kung saan niya naman nilagay yung kanyang mga semento. Ayan. So, sana nasagot ko yan. Sana nasagot natin yung tanong ni Miss Ophel. Miss Ophel, hello sa'yo once again. Yan lang yung aking rough rough estimate. So, kung gusto mo maging confident, gusto mo parang kalma ka, gusto mo parang kalma ka sa pag-start ng isang hardware business na ganito lang kalaki. Huwag naman masyadong malaki kasi pag masyadong malaki, edi mas malaki din yung capital na kailangan mo. Pero pag ganito lang, sa 7x8 na sukat ng isang pwesto, I would say at least all in all, dapat meron kang 500,000 pesos. As a start. Ayan. As a start lang. Para feel good ka. Hindi ko sinasabing ganun yung nagastos dito, ha. Pero if you really want to feel kalma sa pag-start ng negosyo at alam mong ready ka na, ma-set up mo to, magawa mo to, maayos mo yung iyong tindahan, ma-organize mo yung mga binibenta mo, babayaran mo yung renta mo ng maayos, meron kang at least pang-ayos din ng iyong space, kung meron kang kwarto, katulad sa kapatid ko, at least sana merong 500,000 pesos. Ayan. So once again, yun lang yung aking masichika sa inyo, guys. Pero isa-share ko sa inyo din yung napansin ko sa kapatid ko na kapag nakakapagbenta yung kapatid ko, iniipon niya ng iniipon at binibili niya ulit. So ang nangyayari, ginagawa niya is rolling. Rolling in terms na kapag meron siyang benta, pinaplano niya na agad kung ano yung kailangang bilhin, kung ano yung hinanap dito na wala siya. At yun, binibili niya agad para immediately na re-replenish yung stock, immediately na dadagdagan yung stock, at hindi nagagamit yung pera ng benta niya sa mga ibang bagay. Alright? So once again, a few moments later, meron pa sana tayong maitanong sa kapatid ko, meron pa sana tayong mas ano sa kanya, i-question sa kanya, like ano yung kanyang mga tips. Ano yung mga tips niya for starting a hardware business? Ano yung mga first challenges na nadaanan niya during sa pag-start nitong hardware na negosyo niya? Kaso wala siya dito. So hanapin natin siya ngayong araw. Kung hindi naman natin siya mahanap, tanungin na lang natin siya next time. So para hindi ninyo ma-miss yung mga ganitong klaseng mga details, guys, please, huwag niyong kalimutan, baka hindi pa kayo nakapag-like, subscribe, at nakapag sumbag-sumbag dyan sa ating bell button, please do so para naman mapanood nyo yung aming mga video at kwento-kwento. Uy, iniwan niya pa pala dito yung aking ano, bulaklak. Ito yung bulaklak na binigay ko sa kanya, guys, during the grand opening ng kanyang Lucky 8 Hardware. Ayan. Uy, consider din pala kapag, ayan pa, kailangan nyo pang bilhin yung mga ganito ninyo, guys. So, dapat sobrang ready talaga kayo. Kasi ang daming accessories para sa hardware.
And then, i-consider nyo na din yung inyong signage. So, kasama na yan. Kasama na yan sa 500,000 pesos na budget ninyo. At least, sure ninyo na yung mga must do tsaka must have, pasok dun sa budget. Ayan. Last time, shinare ko na sa inyo yung kanyang kwarto dito sa likod. Siyempre, inayos niya din yan, guys. At sobrang init. Dahil sobrang init, pinalagyan niya ng maliit na aircon. Uy, at ito na yung aking washing machine. Alagaan mo yung washing machine ko, ha? Mahal na mahal ko to, kahit na ganito lang to. So, ito tumagal sa akin ng 6 months, guys. Yung kapatid ko na ang gagamit next. Okay. Kain muna tayo, guys. Hindi pala ako nakapag-breakfast. So, magkain muna ako dahil kanina ang aga naming umalis ng bahay. Ayo! Ang aga naming umalis ng bahay kanina, kakain ako dahil merong nag-message sa akin na customer natin, client ko galing abroad, na nagabili sa akin ng mga 18 karat Saudi gold. Sana all. Dagang salamat, ma'am. Gipagkatiwalaan talaga ako ni ma'am, guys, sa kanyang mga order. So, ngayon umuwi siya dito sa Jensen. Sa Sweden siya galing. At pupuntahan niya ako dito. Ay, sana may chocolate si ma'am na dala. Saka samahan niya na lang din ng perfume. Kapal na mukha. Joke lang, ma'am, ha. Pero pwede niyo na rin yung tutukanin, ma'am. Hindi, ma'am, okay lang. Okay lang ako, ma'am. Okay na ako sa Johnson's Baby Cologne. Alright. So, kain na ako bago magdating si ma'am. Para masikaso ko siya ng maayos at hindi nagkurog-kurog yung tiyan natin. Alas 12:15 na ng tanghali. Yahoo! Hindi pa ako gutom dahil late na ako nakapag-breakfast. Sumasagot si Mayumi. Nakakita na si Mayumi eh, kaya sumasagot-sagot na. Marami na siya nakikita sa paligid. Kaya ngayon naglalaro-laro lang siya. Hindi namin kinakarga ng maano, guys, kasi para masanay siya na hindi siya palaging kinakarga. So kinukuha ko lang talaga siya kapag gutom na. Anyway, let me take this opportunity kasi sabi ko sa inyo last time na i-share ko sa inyo na merong dumating na good news. Pero hindi naman siya masyadong good news. May kaakibat din siyang bad news. Ito ay tungkol sa isang bagay na dumating through mail. So, ang nakatanggap ng mail na to ay si Madam Ten Gibbs. At ako'y nabigla at na-surprise ako kasi hindi ko naman ine-expect na merong pag-ganon. So, anyway, ang dumating, guys, ay ang dumating ay ang aking kauna-unahan talaga to sa buhay ko. Never akong makapaniwala na magkakaroon ako ng ganito. Ang dumating sa akin ay galing sa bangko, guys. Binigyan tayo ng shoutout sa inyo, BDO Bank. Binigyan nila tayo ng credit card. Ganyan! Ako nag-worry ako, guys, kasi alam ko yung credit card, guys, utang yan, hindi naman yan libre. Hindi ibig sabihin na may credit card ka, mayaman ka na. Yes, mayaman ka sa utang talaga, guys. So, ngayon dumating tong credit card, sobra naman akong natuwa kasi ibig sabihin nun, hindi ako natuwa dahil meron na akong credit card. Natuwa ako dahil ibig sabihin nun, maayos yung transaction ko sa bangko. Yahoo! Kasi ang nangyari, guys, lagi akong sinasabihan ni Madam Ten Gibbs, lagi akong sinasabi sa inyo to na isa sa talagang nahirapan ako dito sa bansa natin nung umuwi ako dito kasama yung mga anak ko is the fact na wala akong record. Wala akong record transaction sa bangko. Wala akong money na in and out. Wala akong mga ATM card. Mas lalo po wala akong credit card. So sabi ng kapatid ko sa akin, di bali, sige na, gamitin mo lang yung bangko mo. Diyan mo ipabayad yung mga customer mo para makita ng bangko na merong gumagalaw na pera na transaction sa aking bank account. So nung shinare ko sa inyo last time, yung kauna-unahan ko na credit card, na parang hindi naman siya credit card, guys, kasi binayaran ko naman siya ng 15.
yung sinabi ko sa inyo na nilagyan ko ng 15,000 yung card na yun, at yun yung parang collateral every time na ginagamit ko. So yung card na yun, ginagamit ko lang yun para pang grocery namin ng mga anak ko. Mga emergency grocery, pag walang-wala na talaga, yun yung ginagamit ko. Pero binayaran ko na yun before ko pa nakuha yung credit card na yun. So basically, hindi nga siya credit, no? Ayan. So sabi ko, okay na to, di ba? At least hindi ko naman na-feel na may utang ako. And then one day, ika-six months namin ngayon dito sa bansang Pilipinas. At dahil siguro dun ko yung aking business, mga pagbabayad sa mga client natin, customer natin, dun ko pinapasok sa BDO. Ngayon nakita siguro ng BDO na sobrang busy ng account. Naka-receive ako ng message sa kanila na, congratulations, nakapasok ka sa ganito. Wala akong naalala ko, sinabihan ko na nag-open ako ng bank account kung pwede ba akong mag-apply ng credit card. Ngayon, sabi nila, ma'am, hindi pa sigurado kasi ganito, wala pa kayong record, less than 6 months. So, hindi ako nag-expect. Now, may na-receive akong message, ika 6 months, na hindi ko naman masyadong seryoso. Sabi dun sa message is, parang nakapasa daw ako sa BDO credit card. So, hindi ko yun seryoso kasi hindi ko naman inisip na magkakaroon ako at this point na ika-6 months pa lang. So, okay lang naman sa akin kung wala, okay na din kung meron. Kaya nung... Eternity later. Alright guys, napasugod ako dito sa KCC Mall of Jensen. Inutusan ako ni Madam Ten Gibbs na mangutang. Wala talaga itong kapatid kong to. So, marami sa inyo guys nagkamali. No? Akala ninyo, siya yung eldest sister. Actually guys, mukhang 60 lang yun siya, pero ano pa lang yun siya guys, 32. Eldest ako, eldest. Ikatatlo kasi ako, ika-apat si Madam Ten Gibbs. Ayan. So inutusan niya akong mangutang dito para sa... Meron kasi ang customer si Madam Ten Gibbs. Tapos tinamad siyang lumabas, sinawagan niya ako na ako na lang daw magtrabaho nito para sa kanya. So another sa source of income ni Madam Ten Gibbs ay nagpapautang yan siya guys. Mga cellphone, mga gamit sa bahay, mga litson, kahit anong pwedeng ibenta, binibenta niyan. Kaya sa kanya ako nagmana ng pagkamukhang pera talaga. Ito, Silicon Valley. Dito niya ako inutusan, eh. Wait lang.